Hello, kamusta po kayo, mga ma'am, sir? Liz Nurse Organist po ako, ang inyong lingkod. Ang topic po na pag-uusapan po natin ngayon ay galing sa comment ng isa nating subscriber na ang pangalan ay San Da Makmak at ang kanyang handle ay Yosh Channel 90. So sabi po niya, paano po mapapataas yung counts ng semilya, ma'am? Di ko kasi mabuntis si partner. So etong si sir baka nagpa-semen analysis na po siya. So tandaan po natin para talagang masasabi natin na tayo ay may low sperm count or kayo na mga lalaki ay may low sperm count ay nakabase po dapat tayo sa resulta ng semen analysis. Kaya step 1 po ninyo ay magpa-check muna po talaga kayo ng inyong semen analysis. Sa test na ito ay pupunta po kayo sa mga laboratories or sa mga hospital. Bibigyan po nila kayo ng lagayan ng similya. Okay, magpapalabas po kayo sa isang room dun sa hospital. Kapag meron na po ay agad-agad din yung dadalhin sa laboratory para ma-check po nila yung bilang ng inyong sperm. Ganon din po yung quality at consistency ng similya. O paano natin malalaman na low sperm count base sa resulta ng semen analysis? So ayon po sa mayoclinic.com, ang normal range daw po ng sperm count ay 15 million to greater than 200 million sperm per ml ng semilya o ng katas ng lalaki. Consider daw po na low sperm count or talagang low count na po kapag mas mababa sa 15 million per ml o kaya ay less than 39 million per katas na nailabas ng isang lalaki. So kapag ka talagang mababa yung bilang, mahihirapan po talaga na makabuntis ang isang lalaki. So paano nga ba? Ano yung mga natural ways para mapataas po yung bilang ng mga tamod doon sa semilya ng mga lalaki? Yung mga gumagalaw na parang tadpole na... Ayun, parang ganun yung paglalarawan. Pero ang tawag po doon ay sperm or tamod sa Tagalog. First tip, maintain a healthy diet. So, dapat consistent po tayo, araw-araw po kayo na kumakain po ng masustansyang pagkain. Balanced diet dapat. Yung mga mayaman sa antioxidant, vitamins at minerals ay nakakatulong para sa malusog na semilya ng lalaki. So, ang mga ito ay prutas, gulay, isda, mga minerals na makakatulong po. Doon po dapat ang source. Iwasan nyo po yung mga fast food, fried food, mga prito, ganun din po yung mga alat at mga kolesterol na pagkain. Tip number 2, mag-exercise po kayo araw-araw. Hindi yung naisip nyo ngayon, tapos nakakalimutan nyo ng ilang linggo, tapos naisip nyo na naman. Dapat consistent araw-araw na kayo po ay mag-exercise. Okay, gawin po ninyo yan religiously. Ang regular po na exercise or physical activity ay nakakatulong para ma-maintain po yung healthy na timbang, yung malusog na timbang. At ganun din po para makapag-promote ng good circulation ng dugo sa inyong buong katawan na lalong-lalo na dun sa pinakaari na kung saan ay makakatulong pagka healthy yung pagdaloy ng dugo dun, lalo na dun sa testes ng lalaki, ay makakatulong po para magkaroon ng good sperm production. Number 3, manage stress. Pagka ang lalaki daw po ay laging na-stress, problemado, makaka-apekto po ito sa hormones po niya na tumutulong para mag-produce yung kanyang testes ng mga healthy sperm. So may kinalaman po ha yung stress sa pagbaba ng hormone na testosterone at ganoon din po maapektuhan din po yung production ng sperm. Kaya dapat iwas stress. Anong gagawin? Stress management technique. Kung sobrang stress na po kayo, huminga po kayo ng malalim mga 5 beses. At matuto rin po kayong mag-meditate, magpahinga, makinig ng music, o kaya pumunta muna kayo sa isang tahimik na lugar para kayo ay mabawasan yung stress po ninyo. Number 4, iwasan ang sobrang init. Okay, kapag ang lalaki daw po ay na-expose sa maiinit na mga lugar, example po yung mga makina or pagawaan, nagluluto po, laging exposed dun sa malapit sa apoy. Basta anywhere po na exposed po kayo sa mainit na temperatura, okay, katulad ng
hot tub, sauna, yan, ay nakaka-apekto daw po sa production din po ng semilya. Okay? Kaya iwasan po natin yung mga ganong may init na lugar. Number 5, be mindful sa lahat po ng mga gamot at mga substances na pinapasok po ninyo sa inyong katawan. May mga gamot na maintenance drugs, na ganon din po yung mga pinagbabawal na gamot. At sobrang pag-inom ng alak ay nakaka-apekto daw po sa production ng healthy sperm. Kaya kung may bisyo po kayo sa pagtitake po ng bawal na gamot, tsaka alak, pati na rin po sa sigarilyo, ay talaga maapektuhan po yung production, yung pagbuo ng mga bagong mga tamod sa itlog ng isang lalaki. Okay, ulitin po natin, maintain a healthy diet, exercise po regularly. Pangatlo, i-manage po natin yung stress natin araw-araw. Number 4, iwasan po yung maiinit na temperatura kasi nakaka-apekto po yun dun sa production ng sperm po. Ganon din po, pang-5, i-check po natin yung mga gamot at mga substances na pinapasok po natin sa katawan, katulad po ng alak. Tandaan po natin ang bawat lalaki na nahihirapang makabuntis ay may kanya-kanya na problema or dahilan kung bakit. Kaya advice ko po na kayo ay magpakonsulta sa doktor para mabigyan po nila kayo ng personalized advice, yung para sa inyo po talaga kung ano yung pinagdadaanan ninyo, para matulungan po nila kayo na maparami yung bilang ng inyong mga semilya. Hindi lang din po ang bilang ang mahalaga, mahalaga rin po yung kalidad ng bawat sperm po ninyo para kayo po ay talagang makakabuntis. Yan, Sir Yos Channel, at saka sa lahat po ng mga kaibigan po natin, subscriber natin na nakinabang. Sana naman po ay like, share, and subscribe niyo po ang video ito upang sa ganun po ay marami pa po ang makakita o makapanood ng ganitong mga video. Maraming salamat po. Tandaan po natin na prevention is better than cure. Ingat po kayong lagi. Always smile, always pray. Mahal ko po kayong lahat. Bye-bye!